May halong politika nga ba ang pagpapatigil ng construction nito? Senator Nancy Binay asked Senator Alan Peter Cayetano to leave politics out of this issue. Binay, the former Senate Committee Chair on Accounts, earlier criticized her committee successor for supposedly reporting false information about the cost of constructing the new Senate building. She refused to accept Cayetano's report that the price tag of the new Senate building is now at 23 billion pesos. When asked if politics was involved in this issue, Binay said she already moved on from the rift between the Binays and the Cayetanos. Earlier this year, the Supreme Court favored the Cayetano-led Taguig against the Binay-led Makati over the ownership of the Embo barangays. Ilang taon na rin kami magkasama ni Senator Alan, and I thought na kung ako nga, 'di ba, na naka-move on ako, eh samantalang kami nga yung sinugatan at sinaktan. So hindi ko maintindihan bakit parang kailangan niyang haluan ng politika itong new Senate building. In an interview with 1PH sa Totoo Lang last week, Binay said she is still waiting for Cayetano's invitation to talk about cost of constructing the new Senate building. She also urged the senator to have their meeting in the new Senate building. Siguro maganda din na pag nag-meeting kami, eh doon na namin gawin sa new Senate building, dahil ang nakakalungkot, ang dami na nilang comment doon sa building pero ni isang beses, hindi pa sila nakakatapak doon sa building na ilang beses nila kung ano-ano yung mga pinagsasabi nila. Well, lumalawak tong issue na to. Sabi nila, this new rift sa building na to between the factions is may have just officially sealed the fate daw the Magnificent Seven, that they might just be part of the minority, because kasi nung before that sana, before this issue, contemplating to remain neutral and then leave the minority as it is, but mukhang this might just be the tinder or the mitsa. Ako, isipin mo lang ah, 'di ba nung kailan ba yun nagulat tayo doon may magkaroon ng mga survey na senator pala si Alan Peter Cayetano, kasi hindi natin alam before, 'di ba, na or hindi, nakaligtaan lang siya dahil sobrang tahimik niya eh. 'Di ba? Sobrang tahimik niya at that time. Pero simula nung umupo nga ito si Senator Chisus Cordero as a Senate President, 'yan na. Nagsisimula na siyang bumalik ulit, no, dito sa sa Senate scene, at ito ang una niyang pasabog, 'di ba? Itong magastos daw na 23 billion peso na new Senate building. When, alam mo, if you look at the statements of Senator Chisus Cordero, SP Chis, wala man siya sinasabi. Wala siyang sinabi. Wala siyang sinasabing anomalous. Mm-hmm. Ang sinabi lang niya, nagulat lang siya sa, kasi ang alam daw niya yung original budget was something 7 to 8 mm-hmm. billion. Bakit naging ganito? A simple question lang na other senators na siguro na igamit by accident or by saying na, uy, bakit ganyan, di ba? Kasi Cayetano yung head ng Senate, ng nagamit Senate accounts ngayon. As Senator Nancy Binay tapos, said, politics. Yes, si Senator Nancy Binay ay yung former head nitong or chairman nitong committee nito. Which is sabi nga nila, may away ang Cayetano versus... Pero sabi naman ni ni Senator Binay, naka-move on na daw siya. Eh. Hindi, siya ang inaway eh. Oo. Siya ang inaway, siya pa naka-move on, actually, sabi niya. Ang hinihilig niya kasi is ma-consult din siya, because Senate President Chisus Cordero actually consulted former Senator Ping Lacson, which is former head din ng Accounts Committee on this. He also consulted former Senator or Senate President Tito Soto regarding this. So sabi niya, sana ako din makonsult, because mas updated ako sa mga nangyayari. Pero sinabi nga, nilinaw naman ni Senator Ping Lacson on his side, na sabi niya, kasi yung ibang mga consultants niya ay nagtatrabaho na rin as consultants kay Senator Nancy Binay, na sinasabi niya, well, to be fair naman, wala pa naman nire-release na pera ang Senate doon sa hinihingi nga na panibago ng DPWH. Kasi for context, DPWH na nag-implement itong project na to. So yung hinihingi nilang pera na additional, hindi pa nare-release ng Senate yun, because there were questions on the side of Senator Binay. So yun lang yung nangyayari. Masa pero ang importante, Diego... Basta sa context ko naman, sana naman bago sila naglabas sa media ng mga kanya-kanyang statements, nag-usap mo na sila. Exactly. Kasi ginugulo nyo eh. Diba? So mag-usap kayo lahat, because you're all in one building, you're 24 lang kayo,
You're all in one building. So sana they talk amongst each other to clarify things before coming out with statements left and right on media. Doon sila nagsasagutan eh. Tuloy yung mga tao, iniisip nila, ano ba, meron bang anomalya dito? Tapos ito, meron tayong survey na hindi pa rin umuusad ang buhay ng mga tao. Diba, hindi maganda ang kalidad ng kanilang buhay. Tapos we have Senate building na ganito kalaki ang ginagastos. So, 24 offices, 24 lang kayo. So might as well go in up and down the floor. Katokin mo yung, unless hindi ka pumasok. Eh, wala kang magagawa kung hindi ka pumasok. Hindi mo mahanap yung isang senador. Ngayon lang, diba? Naku, mahaba-habang. Nagiging, ano tuloy, humahaba itong usapin na to sa new Senate building. Ayusin niyo yan kasi madami nang gugutom. Building niyo pinag-uusapan. Tapusin niyo na yan. And address the other issues. Mainam naman na titignan, di ba? Kung ano yung mga wag gawin dyan. Issue. Talk about it amongst yourselves, di ba? And then, kung may anomaly, then ilabas nyo. Kung walang anomaly, ayusin nyo. Move forward. Kasi move baka forward. Mas lalong, ano, tawag dito, makagastos kung madelay. Although, sabi naman ni Senator Cayetano, diretso naman yung ibang wing sa pag-construct eh. Diba? Ang pag-anohin nyo napansin is mag-construct kayo ng classrooms sa mga kabataan natin. Oo nga. Tama ka. Okay, nag-aaway kayo dyan sa 23 billion peso building. Allegedly 23 billion. Okay.